Time check mga Cubs, 8:57 AM. Welcome back dito sa Cubs Yes Channel, kung saan meron tayong mini podcast na may kasamang food trip at kasamang kwento ng totoong buhay. For today's guest po natin ay meron tayong kasama na nanay ng Team Galas TV, nanay ng mga staff at nanay ng buong pamilya namin dito sa bahay. Meron tayo dito sa harap natin ng mga pinamili ng mga frozen goods na ibibigay natin sa kanya. Pero hindi lang yan, dahil meron pang isang malaking sorpresa. Sa mga hindi pamilyar kay Mother, bibigyan natin siya ng maganda introduction para mas makilala nyo pa siya bago tayo mag-umpisa. Let's go! Ito si Aling Rowena, o mas kilala bilang si Mother ng Team Canlas TV. Siya ang nag-aalaga sa amin at nagluluto ng mga masasarap na pagkain at tinuturing naming nanay o ilaw ng tahanan na rin. Madalas din namin kasama ni Tip si Tata noon kapag nagla-live kami sa FB. Siya na rin ang tinuturing na lola ng aming mga chikiting. Sobrang maalaga, mapagmahal at maalalahanin. Hindi sapat ang material na bagay para gumanti kung tutuusin. Pero ito ang paraan namin para mas mapasaya namin lalo ang nanay naming tinuturing. Kaya naman Mother, maraming salamat sa pagmamahal at syempre pati na rin sa pag-aalaga mo sa amin. Kung ano man ang surprise nito sa dulo, sana magustuhan mo at makatulong na rin kahit papano sa pamilya mo. At napanood nyo nga yung intro tungkol kay Mother. Si Mother po ay ang tumatayong nanay o ilaw ng tahanan ng bahay namin dito sa Canlas Family. Team Canlas, lahat, pati na rin staff. Tatlong taon na kasi si Mother sa amin. Siya yung nag-aalaga sa mga anak ko, lalong-lalo na kapag nagta-travel for food kami. So malaking bagay talaga ang nanay o si Mother dito sa bahay na to, kasi hindi kami makakagawa ng mga food travel series namin kung hindi siya may iwan dito para magbantay sa mga anak ko. Kaya naisip ko siyang surpresahin. Actually, may idea siya na aayain ko siyang mag-vlog na lumabas siya sa episode. Noon na medyo hesitant siya dahil mahihain talaga si Mother. Pero dahil nga napanood niya yung kay Chuwens, medyo okay sa kanya at naiyak din siya daw dun sa episode na yon. At pwede kami magkwentuhan naman tungkol sa mga pinagdaanan niya dito sa Team Canlas. Kasi ang pangako natin dito sa channel na to ay maipakilala sa inyo ang bawat miyembro, ang bawat staff at bawat bumubuo ng Team Canlas TV. So asahan nyo sa mga susunod pang episode ay may mga ganito tayo na mga kwento tungkol sa Team Canlas TV. Kung nakikita nyo sa likod ko, ang sinabi ko sa intro ay meron tayong malaking sorpresa bukod dun sa mga frozen goods na meron tayo dun sa loob. Ito po ay ref para kay Mother, dahil si Mother ay minsan nakikiref dito sa bahay para hindi mapanisan ang pagkain. So naisip ko, ano nga bang sorpresa ang pwedeng maibigay kay Mother na talagang mapapakinabangan niya, yung talagang magagamit ng pamilya niya, magagamit niya sa bahay niya, at katulad nga nun, hindi siya mapapanisan ang pagkain. So kagabi, bumili kami ng ref kasama si camera woman. 2-door siya, mga 4 feet siya, hindi siya yung mataas talaga, kasi yung bahay nila Mother, hindi ka pwede maglagay doon ng malalaking gamit kasi medyo masikip lang doon sa loob. So ito, perfect fit po itong ref na maibibigay natin kay Mother. So, ang plano, ginamit ko muna itong sasakyan na to. Ito yung isang sasakyan natin, yung si Chico, para kumasya itong ref dito sa likod. Kasi kapag nilagay natin doon kay Bubbles yung pickup, tapos sinundo natin si Mother, kitang-kita agad yung surpresa at wala na yung surprise element. Gusto ko sana yung magulat siya. Well, abangan natin yung reaction ni Mother. Kung matatanggap niya tong ref, ano magiging reaction niya, gaano siya magugulat or baka ine-expect niya. Sana naman hindi, dahil nag-guest siya dito, so malamang alam niya may mga sorpresa kasi kapag mga ganitong episode eh. Pero sana hindi ganito kalaki yung expectation niya. So sinubukan ko lang, tinuloy ko na, binili ko na, bahala na kung paano natin siya masusurprise. Pero alam ko, Mother, magagamit mo to sa bahay niyo, ng pamilya niyo, at alam kong malaking bagay siya para sa inyo. So bago natin sunduin si Mother, punta na tayo dun sa bibilan natin ng pagkain para naman may chinichibog tayo para mag-podcast, food trip at may kasamang totoong kwento ang episode na to. Let's go! At nandito na tayo, bandang Sindala, dito sa San Fernando, Pampanga. Kasama natin si Chuwens, si Dede, at si camera woman sa likod. At dito ang napili namin, Dunkin', para meron tayong donut at kape. Dahil si Mother ay mahilig magkape at mahilig din sa donut. Hindi nga lang ito yung brand niya, pero ito yung isa sa mga paborito natin. Kaya dito na tayo kumuha. Subukan natin kung meron silang entire menu din, katulad nung na-experience si Chuwens. Kaya tara, order na tayo. Hello, available lahat, pati sandwich? Yes po. Itong Supreme? Itong Supreme, assorted na po ba? Oo, assorted. Tapos, 40 pieces na Munchkins bucket? Assorted din po. Ah. Tapos, yung lahat ng klase ng sandwich kung meron? Puro sandwich lang? Puna, bacon po. Ah. Ano po? Yung Dunkin' yan. Ano pang meron sa menu na hindi ko pa na-order, bukod sa mga drinks? Choco Bank po. Ayun, pasali na rin. Ayun, pasali na rin. Strawberry or chocolate. Chocolate na lang. O kaya lahat na, lahat. Isang ice latte, tapos isang ice macchiato, tapos isang icy choco, tapos kay Mother, bigyan ko na lang siya ng cappuccino na medium, yung hot. Yun lang. So halos entire menu na siya, eh, no? Pati po ba yung cake sa mga
Basta halos entire menu na. Okay na po ba yun? Yes po. Thank you. Yeah, mga kapsi, hindi ko masyadong kabisado lahat ng menu. So, tingin ko naman na order natin lahat halos ng nasa menu ng Dunkin Donut. So, entire menu ng Dunkin naman dito sa episode na to. Pero hindi po ito sponsored ulit. Pwede tayo magbanggit. Krispy Kreme, favorite din ni mother yon. Pero Dunkin nga ang pinili natin dahil favorite ng karamihan. Dito mukhang ready nila lahat bago magbayaran. Kaya ganun ang style dito. Okay, 1,836 ang total kapag umorder kayo ng entire menu ng Dunkin. Tingnan natin gano'n siya karami kapag nilatag natin siya dun sa pupuntahan natin pwesto para tsumibog. Thank you, ham and cheese. Tuna and cheesy bacon. Choco, okay. Dito muna dito. Dunkin to. Okay, so ngayon pa tayong bun. Supreme, dami pala nito. Madami nga siya. Alright. Muffins. 1,836 mga kabs, halos kumpleto na. Yan, drinks na lang iniintay natin. Okay na po. Hot choco. Okay, madam. Thank you po. All set na yung pagkain natin, all set na yung sorpresa natin. Tara sunduin na natin si Mother sa bahay nila. Let's go! So mga kaps, nandito na tayo sa mismong lugar nila Mother. Dito banda yung bahay nila. So papasok tayong konti. So may konting eskinita dito pero bungad lang naman siya. Tara sunduin na natin siya. Malapit lang to sa bahay. Ayan o. Mother! Good morning! Sinusundo kita! Para kumain, magkakapampangan na ako mga kaps ha. In-order kong almusal, ang tamangan pa mo. Kaya mga kaps, dito nakatira si Mother. Ayun po yung anak niya, si Dada. Ayun po yung asawa niya, si Dayday. Ayun yung mga cameraman natin. Dito tayo sa munting bahay ni Mother. Yeah mga kaps, kasama na natin si Mother, ang ating special guest for today dito sa Kaps Chess. Kaya pumunta na tayo doon sa ating destination para tsupibog, mag food trip, mag podcast at magkwentuhan ng totoong buhay. Let's go! Ito na nga yung entire menu ng Dunkin, puro donut, iba't ibang klase. Kisinama na rin natin yung mga iba-iba nilang version ng sandwich. At kasama na nga natin ngayon si Mother, ang ilaw ng tahanan ng Team Canlas bahay namin. Ay, musta? Mga kaos, medyo si Mother may hiyain yan sa camera. Buti na lang eh. Talagang game na game siya dito. Nung una, medyo hesitant siya kasi nga may hiyain siya. Pero bago tayo magkwentuhan dito sa mini podcast na mini food trip na may kwento ng buhay, kaya muna tayo Mother ng isang kahit ano dyan. Kung ano mapili mo ako, ito, itong donut na to. Nati Choco. Favorite ko talaga itong Nati Choco na to. Mother, kunwari, Team Canlas tayo. Ito, cheers natin. Kunwari, Team Canlas Channel. Cheers! Paborito ni Mother ito, donut. Pero mas paborito ni Mother yung Krispy Kreme. Binabanggit ko na kasi this is not a paid ad mga Cubs. No? Pero direct to the point na tayo, Mother. Gusto kong ipakilala sa mga manonood ng Cubs Chess Channel ang bawat membro ng Team Canlas, ng pamilya, ng staff, ng vlog crew natin. Yung una, napanood nyo si Chuwens na nasa kanang bahagi ng camera ngayon, second angle. Well, Chuwens! Kamusta Chuwens? Pinayagan ka na ba ng asawa mo sa Singapore? Ayan, si Chuwens tumatawid din dito yan sa Cubs Chess, nagka-camera din. Direct to the point na Mother, sino si Mother bago ang Team Canlas? Wala, sa bahay lang ako nagtitinda nung ano, yung hirap yung buhay ko noon. Nagtitinda kami ng mga ano, mga merienda, turon, lumpia, ganyan. Nung nag-demic, uminto, wala akong trabaho. Ngayon, napunta yung anak ko sa mga kanlas. Kay Apple, si Apple kay yan. Apple. Yung anak niya, si Apple, kasama din namin sa bahay. Doon ako nakapasok sa kanya. Doon sa mga kanlas. Ayun, doon duminawa yung buhay ko. Uy, grabe, kahit na piso, naman. Kahit na piso, wala ako. Pero dati, wala, Mother, maputol ko lang. Dati nagluluto ka ng merienda. Tsaka ulam sa school. Mm-mm. Yung mga ulam sa school,
Yun yung trabaho niya. Kung hindi nyo na itatanong, mga Kabs, ang nagpapakain, sabi na masasarap na pagkain at nagtuturo minsan sa akin ng mga recipe behind sa mga video na napapanood nyo na nagluto-luto. Yung iba doon, tips ni Mother talaga yun. Si Mother, ito, totoong buhay ang pinagkukwentuhan natin. Si Mother, hindi ko po siya nanay. Hindi siya nanay ni Camera Woman at hindi siya nanay ng kung sino man na nandito ngayon. Si Mother ay ang aming tagapag-alaga at minamahal niyang tunay ang aking mga anak, ang aming mga anak. Siya po ang dahilan kung bakit nakakapag-food travel ang Team Canlas. Kumbaga, nakakapunta ng ibang lugar, nakakapunta ng Visayas, ng ibang bansa. Kung isipin mo, sinong may iwan sa mga bata? Yun si Mother. Talagang tinuturing niyang tunay na apo yung mga anak ko, yung mga cablets ko. Cablets, batang cablets. Mahal na mahal niya yung mga ano. Kitang-kita mo naman yung mga pag-aalaga niya. Kaya thank you, Mother, sa pag-aalaga mo sa mga anak namin. Pero yun nga, mabalik tayo. So, nag-pandemic, tumigil yung merienda. Masailan kasi, no? Masailan yung pagtitinda ng pagkain. Masailan noon. Kaya wala kaming anak buhay. Kami dalawa ng anak ko. Ngayon, nakapasok si Apple sa mga kanlas. Doon ako pumasok na nagtanong ako kay Apple kung nangangailangan silang magtrabaho kahit na maglaba lang o ano man. Sinabi ni Apple sa mga kanlas na kailangan ko yung trabaho. Pinasok ako ng anak ko sa mga kanlas. Yung nag-aalaga kay Drake, sa bahay ako, nagluluto. Tapos kapag umaalis, kaming naiiwan sa bahay. Doon nung gumiyaan na yung buhay ko. Kahit na piso, nahihirapan ako noon, pabiliman. Ano lahat ang tinulong sa akin ng kanlas. Pero Mother, bakit mo nasabing guminhawa? Ano yung ayun, may pagkakaiba noon? Dati wala akong TV. Ngayon, kahit na piso, higit pa sa piso, meron na ako. Yung hindi ko nakakain, nakakain ko sa kanila. Kasi noon wala akong pambili eh. Kaya ngayon, ano yung mga McDo, Jollibee, iba-ibang pagkain na titikman ko sa kanila. Pagdating pa nila, may pasalubong ako. Hindi na ako tinuring na iba. Parang nanay na rin ako. Hindi ko naramdaman sa kanila na naging katulong ako sa kanila. Tinuring nila akong pamilya. Kaya naman yung tiwala nila sa akin, yun lang ang maibibigay ko sa kanila. Sa lahat ng binigay nila sa akin na tulong, yung magdanang ko sira, binigyan nila ako ng panggawa, yung binigay sa akin ng kama, binigyan rin ako ng panggawa doon sa lalagyan ng ano. Ganun marami, na pala yun, no? Maraming nagbago sa buhay ko. Tatlong taon na kasi si Mother sa amin, so ako ngayon ko lang din naririnig lahat yan. Oo nga pala, no? may mga nangyari ng ganun, table. Well, si Mother kasi, hindi na rin namin sa tinuturing na iba. Bukod sa magkakapit-bahay lang din kasi kami, nasa kabilang kanto lang din sila. Kumbaga, stay out nga si Mother dahil umuwi siya sa bahay niya. Hindi namin siya tinuturing na iba kasi nararamdaman namin na parang tinuturing niya din naman kaming mga anak. So sa bahay kasi, ako, wala na akong nanay. So nung dumating si Mother, para kami nagkaroon ng nanay sa bahay talaga. Sipin mo, yung darating ka doon, may nakaluto. Tapos yung lutong masarap pa, lutong, alam mo yung mga nanay na lalo na dito sa Pampanga, mga mahihiling magluto. Yan si Mother, magaling magluto. Kung pwede nyo nga lang tikman, hindi ko alam paano nyo matitikman. Kasi nasa camera lang kayo. Basta masarap siya magluto. Yan si Mother. Maalaga, masikaso sa mga bata. Pero ang tanong ko lang kanina, sino si Mother? Bago ang Team Canlas. Napunta na pala tayo doon sa mga gamit ko sa bahay. Pero yun, over time kasi na nangyayari yun, Mother. Halimbawa, yun, 3 years ka na nga. Every year, syempre hindi naman namin napapansin yun. So, ngayon ko lang din nare-realize na nag-pile up din pala kahit paano yung mga gamit mo doon sa bahay. Kamusta naman yung bahay mo doon, Mother? Ito kasi si Mother, hindi nyo na itatanong. Baka nakita nyo rin kanina na pumunta tayo doon sa parang eskinita, yung nasa bungad sila. Yun yung tirahan niya. May ilang taong ka na doon, Mother? Matagal na kami. Ano na? Ilan na si Paul yung anak ko? 34 years na kami. Grabe. Kaya nga na ano yung mga gamit ko, gumande. Lahat ng mga sira na palitan ng magandang gamit. Buwat na nagtrabaho ko sa kanlas. Kasi yung bahay na yan, Mother, hindi rin namin maano, no, mga kabs, hindi rin namin mapilit ba? Kasi nga, 34 years, hindi naman biro yun. Pero matagal na namin ina-advise kasi kay Mother na lumipat sa at least apartment man lang, Mother, courtesy ng Team Canlas. Kaso nga lang, si Mother parang may pinangahawakan sentimental na value or memory dun sa bahay. Kasi nga, parang sa inyo kasi yun eh, parang sa parents mo ba, Mother, na pinamana, parang ganun, hindi na niya maiwan. So kahit anong pilit mo, nagmamati kasi Mother dun daw siya. Ayun, yun yung bahay nila. Siguro mamaya makikita natin. Pagka pauwi, tingnan natin kung makakapag-bonus clip tayo. Mapakita natin ang buhay ni Mother dun sa bahay nila, sa munting tahanan nila. Masaya ka
ba ngayon sa buhay mo? Nasa point ka na ba ng buhay mo na nararamdaman mo na masaya ka na? Masaya ka, kontento ka na? Or meron ka pang gustong marating sa buhay or pangarap para sa mga anak? Noon siguro, hindi ako kontento kasi nga, irap yung buhay ko. Makain man, magtinda ka, yung tubo mo lang ang bibilin mo. Yung tubo mo sa tininda mo, yung lumpia, ganyan, nung ano pa, nagtitinda kami ng merienda. Pagkatapos, yung mga tubo lang, yun ang binibili mong pagkain mo. Eh ngayon, lahat ng masasarap, natikmang ko lahat. Yung mga gamit kong sira na hindi napapalitan, napalitan nila lahat. Kaya siguro wala na akong mahiling pa. Nasa kanila ako, nasa poder nila ako, lahat na. Itong mga kwento ni Mother, hindi ko ito makokontrol. Gusto ko sana mga secret lang yung mga yan. Hindi. Yung ganyan lahat eh. Ayun. Eh, yung mga sinasabi ni Mother na mga masasarap na pagkain, usually galing yun sa food travel. Bawa, napapanood nyo kami sa Team Canlas, kumain kami ng crispy pata, ganyan. Sigurado yun, magte-take out kami dun sa kinainan namin para may iuwi kami kila Mother. Kasi nga, sila Mother, umuuwi tuwing gabi. Kumbaga, stay out sila. Mag-stay in lang yan kapag meron kaming overnight na travel. So at least, pag uwi namin, dala-dala nila yung ulam. Makaka-uwi sila sa pamilya nila. Meron silang pagsasaluan dun, dinner, ganyan. Kasi nilulutuan niya kami ng masarap na pagkain. Edi, binibigyan din namin siya ng masarap na pagkain. Pero hindi lang yan yung agenda ko ngayon, Mother. Alam ko at nararamdaman mo dahil nga napanood mo yung episode ni Chuwens, ayan si Chuwens, na nabigyan ko siya ng sorpresa. So, tingin ko may ideya ka na merong sorpresa kapag gines kita dito. Meron ka bang inaasahan or wish sa buhay na inaasam mo matanggap kahit papano? Alam ko may ideya ka naman na may surprise dito eh, pero hindi mo alam ano ang meron, ano ang ilalabas ko. Oh, may idea ako, hindi ko alam kung ano kasi lahat na nabigyan nyo na sa akin. Sobra-sobra pa. Ito kasing channel ko, Mother. Meron na siyang mga ano ngayon, patalastas, kung napapanood nyo, mga kaps. Meron na siyang mga ads. Pero ako, kung tutusin, wala naman sa akin yon. Kung sinong gine-guess ko dito, deserve nila yon, yung ads na yon. So, mamaya, magdi-discuss tayo tungkol doon. Pero meron akong sorpresa sa'yo. May mga binili ako, ipapaabot ko kay Dayday. Nandito lang sa may cooler na to. Nandito lang sa may cooler na to. Ayan. Dahil kagabi, Mother, hindi mo napansin, lumayas kami para mamili nitong mga frozen goods mo, Mother. Ayan, mga frozen goods to, syempre para sa pamilya mo, mga pagkain nyo, dinner nyo. Ayan, mga kabso. Ayan, merong hotdog dyan, may ham. Basta yung mga tosino, yung mga ganun. Ito, Mother, para sa'yo to, Mother. Lahat to malamig, Mother, oh. Tingnan mo, ang problema mo ngayon. Yung kay Apple nga na pinag-uusapan natin na maliit na rep, kakasya ba yan? Kasya na. O, irerep mo muna sa amin. Para rap mo muna ang iba sa inyo. Ganun nga kasi istorya nun eh. Si Mother, pagkano, nakikirep yan sa amin. Para syempre, para hindi mapanis, hindi masayang ang pagkain. Katulad yan, pwede natin irep sa bahay. Yun ang sorpresa na meron tayo kay Mother. Kaya maraming salamat kay Mother. Teka lang, nasan yung ano, yung susi ng kotse? Ay, nandito pala. Teka lang, mga Cubs. Diyan lang kayo. Hindi lang yan, Mother. Joke lang yun. Siyempre, iigitan natin yan. Teka lang ha. Tayo mo ako dyan ha. Dito muna tayo. Hindi lang yan, Mother. Meron kasi akong dinala. Hindi ka ba magtataka dalawa sasakyan dala natin? Oo. Hindi, dito. Tulungan mo ako. Kailangan mong makita to. Dahil kagabi, bumili kami ng medyo malaki ng rep para sa'yo. Mother! Ay, Karine, o Tess, nakaldakla, salamat. Ito, Mother. Hindi, lalabas na, Mother. Salamat pala ng rep yan. Pangaduano ang binigay ko na akong makanya. Dakla-dakla, salamat. Eh. Ay, ikang genie. Teka, ibababa ako lang. Mother! Brand new rep! Ay, Ches! Nakalatakalang salamat, Ches! Aray, ang bigat kasi eh! Kailan ako sa bigat! Mother, ang gaga! Ang gaga! Teka, hindi mo paalam baka hindi naman rep yan! Pusan natin! Ay, na, na, na. Ito, yan nga, Mother, para... Pero o kahon tayo. Ito siya, Mother, oh.
Oh! Naangat to. Oh! Two-door yan, mother. Two-door. May freezer. Tapos, chiller. So, itong ano, itong dala mo, halos kasang-kasa to eh, oh. Oh. Sarado. Diba? Daka-daka lang sa laman. Inigil ako, bigat. Ayun, marami-rami salamat sa, iyo. Sa kanya. Siyempre. Na lahat na binibigay sa akin na hindi ko man maibilian. Maraming marami po salamat. Hindi lang sa yan, madam. Meron ka ng groceries. Meron ka ng ref. Mga cabs. Kung napapanood nyo to, tumabot kayong dulo. Part ng revenue ng video na to, kay mother mapupunta. So kung kikita tong video na to, mother, kasi may mga patalastas ito, di ba? Lalo na kung hindi nila ini-skip, mapupunta yung kay mother. Hindi pa nagsisinkin kay mother yun. Kasi yung revenue, syempre, i-discuss ko para hindi niya naiintindihan siguro yung mga ganun. May bayad kasi yung video, mother. Kumikita yun ng pera. Yung part nung video na to, yung mga kikitain nun, bibigay ko din sa'yo. Teka, hindi ako makarecover. Ano muna ako? Ayun! Ayun, ulitin ko nga, no? Ito ang totoong buhay ng isang nanay na talagang matyaga sa buhay. Hindi sumuko hanggang may pagkakataon, hanggang sa may makilala kang tao, pamilya na mamahalin mo at magiging komportable ka. Doon mo makikita ang saya, ang pagmamahal at tagumpay. Sorry, mate. Yun ang storya ni mother. Si mother ay matyaga sa buhay, mapagmahal sa amin. Nakikita ko na yung mga anak ko, tinuturing niya na tunay niyang apo. Nagpakalolas talaga siya sa mga bata. At sobrang na-appreciate namin yon. Alam namin na hindi sapat lahat ng anumang material na bagay para iganti sa kanya. Kulang na kulang pa yon laban sa pagmamahal na binigay niya. Nagbuot lang ako. Yung mother, thank you, mother, mother. Isang yakap para sa iyo, sa isang yakap sa nanay. Salamat, salamat. Thank you very much. Salamat po sa kanila kasi hindi ko naman po may bibili yan kung hindi sa kanila lang. Iatid ko yan sa bahay niyo, mother. At hindi ko na siya isasakay dyan sa kotse niya kasi ang hirap niya ilabas. Sakay na natin sa pickup. Kaya ko lang naman hindi sinakay sa pickup yan, mother. Kasi kapag sinakay kita at makikita mo yan, wala nang sorpresa. Alam mo na agad kung ano yung bibigay. Pero naisip mo ba na may regalo akong ganyan? Kasi usually bibigay ko si mother grocery, mga ganyan. Tsaka yung bonus-bonus lang, mga ganun. Eto pa, mother. Kumuha ka rin dito. Ibigay mo sa mga kapamilya mo doon. Kahit hindi na almusal pag-uwi natin, meriendahin na lang nila. Marami tayong Dunkin' dito na mga pagkain. All menu. Binili natin kanina sa mga gustong bumili ng Dunkin', hindi ito sponsored pero nasa 180 yata ginastos natin. All menu na yon. All menu. Ano masabi mo, Chewens? Hindi ka na malakas? Hindi ka na malakas? Ba't ka umiyak? Ba't ka umiyak? Umiiyak na naman si Chewens. Yon, mother, thank you, thank you. Thank you king pamagstay mo kaya kami, naya kasasawa. Naya mo kaya tuturing aliwa. Ako rin pa, salamat ko rin na eko dindam talaga na maging abek kembali. Yan mga kas, akumpahin na. Yung ano yung kinakain nila, kinakain namin. Kahit nasa mesa, sabay-sabay, ako lang hindi nakikisabay sa kanila kasi yung minsan nauubo ako. Yung pala yun! Nasagot na! Sablag mo pa talaga sinabi! Pero hindi kami, hindi kami ano, iba-ibang pagkain talaga. Kasi minipilit namin kami. Si mother every time magla-lunch kami lahat. Pati yung mga staff, nagla-lunch ka ba? Ayaw niya sumabay. Sabay-sabay sila. Nahiya daw siya kasi inuubo siya pag kumakain. Yung pala yun. Kaso ako, iniisip ko nun, nahiya ka lang sa kanila, sa mga kasabay natin. Kasi minsan sabay-sabay talaga kami. Lahat, yung mga nakikita nyo rin, pati sa camera, yun sila Jumbo yan. Minsan sabay-sabay kami. Maya, si mother ayaw. Pero yung anak niyang si Apple, sumasabay yun. Mag-outro na muna tayo. Hindi ko sadyang humaba ang video na to. Maraming salamat sa mga umabot sa dulo. Lagyan natin ng konting bonus clip. Siguro itong dulo na to, kasi hihatid natin yan kila mother para makita nyo yung bahay din niya. Kaya hanggang dito na lang muna, mother. Thank you very much. Salamat din. Salamat. Kung tawagin si mother sa kanila, Apong Jeng. Nakala salamat, Apong Jeng. Nakala salamat, mother. Hanggang sa susunod, mga cubs. Wala akong outro dito, kundi legit po ang channel na to. At bye-bye. Mother, bye-bye tayo sa kanila. Bye-bye. Thank you, mother. Mana ko, mother.
Time check mga Cubs, 12:14. Hindi ito yung napanood yung karinderya, pero nakapalabas ito sa Cubs Test Channel. Ito na. At malamang pinapanood rin ngayon sa Cubs Test Channel itong rep na binili natin kay Mother. Panoorin niyo kung bakit merong ganito sa episode namin dito sa Cubs Test. Hatid na natin to sa bahay nila Mother. Yes, Mr. Solo. Ito. Malakas daw si Wensi kaya siya yung nagbuot eh. Tokyang kay Mother na. Aliko, ito yung bahay nila Mother. Yan, yung papasok ka dito sa looban dito. Tapos yuyuko ka lang. Yuko. Mamauntog ka, Wensi. Pili ko si Wensi national. Wensi, huwag ka na yung buko. Ako, low light, GoPro. Yan, ganito siya. Medyo yuyuko ka. Ito yung pinagkukwentuhan namin kanina ni Mother na bahay niya. Merong sentimental value sa kanya lahat dito. Kaya yun ang umalis dito. Ito yung rep. Tapos yung laman niyan, hindi ko alam nasan. Yung cooler. Ayun. Panoorin niyo na lang yung buong episode. Bonus clip to ng Team Canlas. Pero nasa bonus clip ng Cubs. Yes. Let's go!